Mga Karaos, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, bali today is May 27, araw po ng Biyernes. Bali kahapon, medyo nahirapan tayo magtrabaho dahil yung service natin, yung owner natin, nagkaroon po ng problema tsaka diferensya. So, ngayong araw, try natin na maipagawa siya. Pero gagawa tayo ng paraan. Marami naman pong paraan na pwede natin gawin para yung mga materials ay ma-purchase po natin ng maayos at ma-deliver dun sa site para magamit ng ating mga manggagawa. Simple lang naman yung naging problema ng owner. Kaso nga lang, ilan sa mga ano rito, mga mekaniko dito sa lugar natin, halos busy. Halos lahat naman ng tao busy ngayon. Bali na unawaan naman po natin at naiintindihan kahit na napakasimple lang ng sira ng sasakyan natin ay hindi po nila mapuntahan. Try natin na ipahatak tong owner papunta dun sa pagawaan para may pagawa na po natin. Ayan mga ka-row house, update po sa ating project dito sa combined fence ng dalawang row house. Day 8 na po tayo. Siguro si tatay hanggang bukas na lang po, ngayong araw ng Friday, tapos bukas ng Sabado, matatapos na po yung mga finishing carpentry na pinagagawa ng client owner natin. Ayan mga ka-row house, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, ngayong araw ng Biyernes, and enjoy watching po. Good morning mga ka-row house. Yan, ito yung ating ika-day 8 ngayong araw po ng Biyernes. Yun oh. Pansky, good morning. Good morning. Yan, kabli kahapon eh. Kahapon ah. Dating ako ng meeting doon sa eskwelan, yung nagpasa ng module. Yan, yun. Kailangan ako. Nagtatrabaho kasi yung misis ni Pansky. Good morning, John. Good morning. Yan, pinabili natin sila ng kutsara at additional na tansi para dito. Yung Bistayan. O nga pala, yung Bistayan namin mga ka-Ross nung gumawa kami kay Ma'am Gladys, nawala ron. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning. Yun ah. Ayan ka-Ross, si JJ na lang po yung hinihintay natin, si Tatay Chong po. Hinahatid po ni JJ palagi dun sa, ano, sa isang Mia Tanos sa may dulo ng phase 1. Ayan ka-Ross, update tayo rito. Ayan bali, sintadahan na po to. Tapos kailangan nila ng Bistayan dito. Nagagawa ulit tayo ng Bistayan. Yung Bistayan kasi binibistay natin yung buhangin para makakuha tayo ng medyo pinupinong buhangin para pampalitada. Hindi pwedeng pampalitada yung buhangin na dinideliver. Pag ginamit natin yun dito sa pader, babagsak yun. Tsaka maraming bukol, hindi pino. Hinihintay na lang natin si JJ para kompleto na. Dito tayo ulit sa bodega. Arkila ulit tayo ng kolong-kolong sidecar. Dito naman kay Kuya. I-pick up lang kami ng semento rito at saka yung scaffolding. Abe, lalo mo ah. Dito kuya, kanan. Pansky! Diyan na po sa gilid, kuya. No? Apa. Ayan po mga ka-Ross, bali nakapaghatid na po tayo ng mga gagamitin ng tropa ron. Ngayon, bike muna tayo papunta rito sa pinakamalapit na hardware lang. Bibili tayo ng Bistay string na gagamitin po dun sa pambistayan. Alright, tara. Ayan, Bistayan mga ka-row house. 200, isang daan ng isang metro. Alright. Okay mga ka-row house, dito na tayo. Si JJ, good morning. Morning. Good morning. Ayan, napakahalaga nito, Bistay string. Yung mga kahoy dito, yan na yung gagawin naming pang-assemble. Ang pamorma, isa na lang naman yung popormahan dito eh. Ayan, isang poste na lang. Andito nagle-layout na uli si Master Jojo tsaka si John John. Ito yung pinapaliwanag ko kahapon. Yung kapit nitong asintada natin, matibay na yan. Dahil tapos na yung buhos dito sa poste. Yan na, wala nang alugan yan. Pwede na natin yung itaas. Tataas na natin hanggang sa taas. Yung hollow blocks natin. And dito, prepare lang po ng halo para sa
asintada doon sa gagamitin ni John John. Tapos itong mga dinala nating simento, pangano naman po to, pampalitada. Mabilis lang to, mabilis na mauubos to. Kaya alalay tayo doon sa buhangin. Meron pa tayong tiles installation. Okay na rin po yung ating flooring. Tapos itong pahakot ng panamba, kung matatanggal ka agad to ng tropa, itong canopy na yan, ay papatibaglasin natin yan, gawa ng tatamaan yan or makaka-apekto yan din sa roofing natin, yung bubungan. So kasama yan sa mga ipapahakot natin. Kung matapos na maaga, may pahakot natin ngayong araw, ngayong hapon. Wala muna tayong update ngayong umaga dun kay Tatay Chong. Para dire-diretso lang naman siya dun. Mamaya na tayo mag-update mamayang hapon, pag-uwian. Yan Karos, bali aalis muna tayo. Kailangan na natin na may pagawa itong sasakyan natin. Ayos yung sasakyan natin, gumagana, walang problema. Dahil lang talaga rito. Yan, ito lang naman. Hindi maservisan nung mga mekaniko. Ang gagawin natin, papahila natin to, papahatak natin. Yan, nagpapasalamat tayo kay Master Batan. Buti na lang, hindi siya busy. Ayan, hahatakin yung owner. Pero gumagana siya. Siyempre yung clutch lang may problema. Hindi naman tatakbo yan kung may problema dun sa clutch. Yan, alis muna kami. Dadali namin dun sa mga mekaniko, dun sa pagawaan. Tapos bibilhan na rin ang bagong materyales. Medyo matagal na ho kasi to. Yan, pinaayos na natin to eh. Ano na to, matagal na to. Bali, marupok na to. Kaya natatanggal siya rito. Sasaglitan lang natin to para makapagtrabaho na tayo na maayos. Saka bukas. Yan, shoutout nga pala kay Kuya, yung kanina, yung dito, yung kapitbahay natin. Wala pong bayad yung service na ginawa niya. Nakakahiya kay Kuya, ayaw magpabayad. Ayan, dito tayo kay Master Batang. Malaking bagay yung sakyan. Eh mga Karo House, una sa lahat, nagpapasalamat tayo kay Master Batang. Yan. Sige, ikot! Yan, maraming salamat sa kanya. Ayan, bali, alis na muna tayo. Sikasuhin muna natin to. Meron pa naman tayong kliyente bukas, dyan sa Phase 5. Eh, importante itong sasakyan, magagamit natin. Okay, tara, let's go! Ayan bali mga Karos, nandito na po tayo. Ayan, hinatak lang po ito. Kaya na hindi sila makakapag-service talaga doon sa sobrang dami. O nga ako eh, sa sobrang dami ho talaga ng ginagawa. Mahirap talaga. Mas mabuti na lang tayo na dito ko na talaga dalhin naman, di ba? Yun ang pinaka mabuti. The best yun. Yung pinaka the best na paraan. Ayan, mamaya. So, papacheck up lang po natin sa mga mauhusay na mekaniko. Kung ano yung mga bibili na materialis. Tapos magpapasama na rin tayo kay Master Batang sa bilihan. And, papaservice tayo. Yan, dito na tayo sa auto shop. Kabilaan nyo ni Kuya, di ba? Para hindi na baklasan na, no? Ano pa? Ayos pa ba tayo sa iyo? Ayos pa? Ito yung sa kabila. Sige, tama nga yan. Ito? Oo, tama. Ayos pa yung isa. Salamat, Tay. Thank you. Kaya plastic tayo. Salamat kuya. Yeah. Salamat kuya. Thank you, Tay. Salamat po. Tapos dito naman tayo sa paradaan. Ayan. Meron. Oh, ito. Magkano? Sige. Magkano? 1,050. Mamaman naman. Wag yung red line, mas magkano ba yung red line? 700. Anong gawa to? Mikasa.
Okay, Japan. Okay, pwede na. Pwede na to, ma'am. Okay. Oh, importante ngayon, tayo. Para si Buwan na lang, ma'am. Wala ko resibo, kuya. Okay lang, sige, sige. Baby, ayara. Kami nagtatrabaho sa ano. Wala ko na resibo. Baby, ayara, bayan, patingin nga. Wala nga, inaubusan ako. Siya, tawagin si Chip. Ubusan na ako na. Okay na to, game na. Pwede na yun. Pakiutod na nga itong tapat ng subdivision ng Masatua ba ito? At walang kabihay-bihay, okay? Tinambar! Parang si Bulag! Ito ikaw ang pilihan ng motorcycle parts, ha? At hindi mo makatawad, tama na 1,000 at walang resibo. Walang resibo lang. Oh. Andun pa, kukunin pa bukas, alunin. Saan mo pa po? 1,000 lang, okay? Yan na! Okay naman na lang. Oh, thank you, ma'am. Salamat po. Ayan, bali, Clutch Master po yung binili natin. Para bago na din. Pangmatagalan na yan. Ganyan din ang binili ko eh. Oh, pangmatagalan na. Patingin niya ako nandun. Ang mas maganda yan, yung pangat yung red line, yung kulay pula. Oo. Baga mas maganda to, no? Mas maganda yun. Medyo mahal nga lang, pero... Medyo mahal. Pero mas maganda. Mas maganda. Babalik na po tayo rin sa pagawaan. Kapag bakit pangmatagalang masira? Sabagay, itong owner mo, yan eh, no? Masailan to eh. Masailan tong owner ni Master pa ta. Ayaw mo naiiwanan sa era. Medyo... Danda. Yung owner kasi natin, mga karos, medyo tipid yung mga materialis noon. Pagka pinapaayos natin. Kaya lumalabas na yung mga diferensya niya. Kaya ito, tama ito. The more na mas maganda yung materialis, medyo mahal nga lang, pero pang matagalan. Kaya pabalik na po tayo dun sa paggawaan. Tara! So okay na po tayo rito. Maraming salamat sa Diyos. Tsaka syempre dun sa mga mekaniko. Tsaka kila Master Batang. Pre, thank you ha. Ah, sumayon tayo. Yan. Yawi na muna tayo mga karokas. Sige. Yan, paalam na tayo. Tanghali na, sakto-sakto. Yeah, lumanda na yun. Oh. Makakapagtrabaho na po tayo ng maayos ulit na normal. Kailangan natin ito. Tara! Ay, mga Karo House, balik trabaho na po ulit tayo. Kasi Bingo. Bingo! Come here! Pahinga na, pahinga. Kakain lang yan yung Bingo. Meron tayong hakot ng panambak na pinag-schedule niya yung araw. Mukhang hinahakot na. And check natin. Sobrang init ng panahon, no? Eh, katlong hakot. Kasama na yun nandun sa mga pinagputulan ng malunggay. Sa likod. Yung pinalinis na rin natin yan. Ayan. Para malinis na malinis na. Tapos dito ka Ross, pinatanggal na natin yung canopy rito. Yung mga pinagtanggalan niya, pinagtibagan, kasama na dito. Nakapagbuhos na rin ang footstep dito. Ang init no, sobrang init. Boss, baka kaya pa to. Ito. Total naman, nakasako naman yung iba eh.
Ayun lang. Alain mo rin siya. Oo. Ito, ito lang sa ano, gilid. Ayan, Karo House, bali, sino pinapasulit natin yung ano, yung hakot ng panambak? Pati ito. Ayan, dito Karo House, yung haligi natin dito. Ano na yan? Sagad na yan. Taas. Tapos nakapag-forma na rin ang footstep dito. Tambay pa. Ayan si Pansky. Ayan. Pinatabas niya na yan yung sa firewall dyan sa ilalim. Ayan, okay na po sila rito. Yan kahit pa paano lumuwag na, malinis na. Yung pinahakot nga pala natin na yun, worth of 1,000 po yun. Yung sa pinaapaw na natin kasi may mga sumobra pa rito. Para isang anuhan na, isang hakotan na lang. Ito, buhangin na lang po ito. Makikita natin dito. Yan, sakto-sakto yung mga materialis po rito, Karo House. Yan, susukatan natin to para po sa tiles na. Para pag nakita kami ng may-ari sa Linggo, mapa-deliver na rin natin. Ayan, putol na rin po rito yung sa ano, yung sa palikpik dito. Wala na rin. Halos okay na po tayo sa mga poste, sa mga wall. Next assignment natin dito, wall plastering na po. Ang pagtutulong-tulungan na po yung bistay dito. Layout, tapos palitada na. Nagsimula na po sila mag-plastering dito. Yung plastering namin dito, wala ng layout. Bali, babarahan na lang po ito. Level bar, tapos yung bara na ginagamit namin na aluminum. Ano po yan kasi? Naka-tiles. Naka-tiles po yan. Kaya kahit wala na pong ano siya, wala na siyang tansi. Tapos kinuha na natin yung sukat nitong mga wall. Ito yung wall cladding. Yan lang naman yung lalagyan ng tiles, pero yung mga poste hindi. Tsaka rito, kinuha na rin natin yung sukat dito sa mga flooring. Ito yung wall dito, pinturado na lang po yan. Dito kahit hindi na namin kunin yung sukat kasi 40x40 naman kada ano, kada 8 square meter. Yan, 40 naman po yung nagagamit dito. Siyempre, i-add na lang natin to. Tapos may riser pa yan. Add na lang natin. Nakuha na rin natin sukat nito. Tsaka dito, sa mga cladding. Pansky, Pansky. Pansky, tingnan mo yun, no? Pinapakitahan ka nun. No? Yun, yung nakadilaw. Oh? Ano masasabi mo dyan? Napakalupit mo, hayop ka. Oh, wala pa, wala pa si Pansky dyan. Bukas tayo magkakaalaman. Ayan. Magpabili ka na ng kutsara, ano ang no? Bukas siya, papalaban yan. Oh? Napitik-pitik pa, oh? Huh? Yeah? Walang hulog eh, no? Wala kasing tansi eh. Oo. Oo. Ito, iba humawak ng ano to? Iba humawak ng kutsara, parang tinidor. Kinakaliwa ang. Wala ka nun, kanan ka lang eh, no? Ang. Ay, parang gusto humawak ng rebele na siya. Bukas na. Ang gusto nang nakakatapa mo ya? Bukas na. Ayan, plastering po kami rito, sabay uulan, no? Huwag naman sana. May kisama. May kisama yung panahon. Ay, rajay-jay rito. Ito yung matrabaho yun, nasa loob. Ang kailangan to, hulog po to. Kailangan pantay. Ayan dito.
Tapos yung pinakaibabaw, ang tawag dyan, pasumano. Tapos ito, lalagyan natin ng bara para pantay siya. Ah, mga karos, biglang umulan. Ayan ah. Ay! Buti na lang meron kaming mga trapal. Eh, napaka-importante yan. Ibabaw lang naman yung tinatakpan dyan para hindi ma-wash out yung halo. Dadaanan muna natin si Tatay. Tatay Chong. Yan, dito naman po tayo kay Tatay. Sobrang tindi kasi ng init kanina. Grabe. Kala mo nasa oven. Yun oh. Okay na rin po ito oh. Yan oh. Mapapansin nyo sa upload video ko kahapon, malaki yung gap niya kasi hindi pa na-install to. Baka bukas pumunta yung may-ari, nakabili na yung may-ari ng handle. Mga handle para sa cabinet, mga pintuan ng cabinet. Pinabalik na lang po ni Tatay yung mga kornisa. Yan, buo na rin po yung bed frame dito. Ayos. Yun. Tapos kahapon ito, nakita na natin ito. Ganito talaga kalaki yan, Tay. No? 254 daw eh. Oh, tapos ha, pagkakashahin mo na lang yung isang ano, no? Yung dito. Si Rojo na lang kasi hindi naman kasha yung 4 feet eh. No? Lagpas talaga siya kaya may si Rojo. Ayos. Tapos ha, ipapatabas na lang natin yung ano, yung sa mga wall para may lipat sa gitna yung, ano, yung outlet. So check nga natin. Hindi naman ano, hindi naman sasaya dito. Yung may-ari talaga, bali pasadya na to, yung mga sukat na to, puro pasadya. Basta komportable sa kanya. Laki ng kama. Queen size yan na, try na. Queen size. Bali yung bed frame na ginagawa pala ni Tatay, may ano po yun, meron siyang headboard. So, ito na lang yung materials natin dito. Yan, halos simot talaga. Tapos ito na, wala na rin mga paggagamitan to. Ano, kausapin natin yung may-ari kung gusto niya pa bang palagyan ng headboard. Palagi ko palalagyan niya yan kasi ano yung kama yun. Yung isa siguro sa pinakadulo, yung maliit na bed frame, baka hindi na. Pero yung dito, sa master's bedroom, baka palagyan niya. So paalam muna natin kasi talagang wala na tayong gagamitan ng materials. Alright. Tara. Kaya pala kanina mga karo, sobrang init. Uulan pala ng ganito kalakas ngayon eh. Grabe. Karos, bali dito na tayo sa hardware. Eh, nagpabili po si Ma'am ng dalawang stainless handle para dun sa shoe cabinet. Tapos sa apat na 1x2 knock and dry. Ayan, nandito po yan sa loob ng owner. 720. Kaya makakabalik na po tayo sa Lumina. Tara, let's go. Yan Karos, dito na po tayo. Lakas ng ulan kanina. Yan, buti na lang ngayon na pauwi tayo. Medyo ambon-ambon na lang. Ito na yung apat na ano, 1x2x8. Tapos bumili tayo ng stainless cabinet handle na kagaya rin ang ginamit dito sa mga ano, overhead cabinet at sa mga drawer dito sa may kitchen area. Eh, ilalagay po yan dito. Check natin yung tropa dun sa kabilang site. Na hindi sila makakapagtrabaho ng maayos dun. Kasi ganito, tuloy-tuloy lang yung ulan. Lalo pa nasa exterior tayo. So tara, punta muna natin. Yan mga karos, dito naman po tayo. Yan pali, nag-decide na po ako na pauwi na yung buong tropa. Ano naman po eh, mga 3:30 na po ng hapon pero wala na po ito. Hindi na po maganda magtrabaho pagka ganito. Magkakasakit lang yung mga kasama natin. Tapos ito kanina mga Karaw House, hindi na natin nasaksihan. Yung ano, yung palitada na ginawa nila rito, binuli lang po nila yan.
kasi ano, makita nyo, makinis, di ba? Yan. Rough na bully lang po. Tinapos lang po nila itong dalawa. Sayang, yung ganong klaseng araw po kanina, yung ganong katinding init, marami po kami magagawa sa ano nun. Kasabay na po ito. Kasi ito, hindi naman maselan yung pagpapalitada po rito. Sayang yung panahon, no? Yan, medyo marami naman na po yung nagawa. Halos tapos na kami sa mga pader, sa poste. Puro plastering na. Mga Karaw House, ito lang po yung update namin dito. Day 7. Ayan, yung iba nating mga kasama, nandun na po kila Tatay Chong. Nandun po. Si Master Jojo rito. Pakita natin. Ayan. Kapag natuyo po ng maayos yan, ready na po yan sa tiles installation. Sa pagpapatuyo po ng mga ano, ng mga plastering, wag lang po mabibigla sa init. Huwag lang naman po mababad sa ulan or sa tubig. Kaya may curing time to, hindi siya basta-basta pwedeng mababad ng matagal sa tubig kapag bago lang. Kagaya nangyari rito, di ba nakita nyo kahapon na yung flooring dito medyo bumita kasi masyado siyang exposed sa init. Maganda to sa flooring eh. Kahit pa paano nababasa, nadidiligan. Yun nga lang dito. Huwag lang po siya totally mababad sa palitada. Dito, huwag lang po siya mababad ng tuluyan sa ulan or doon sa tubig. Kaya may cover po yan. Sige, Master Joe. Uwian na. Masambasa. Uwian na po. Kita-kita na lang po bukas. Nakaraos dito po kami. Shoutout mga basang-basa. Shoutout sa mga viewers namin. Tingnan na naman yung gawa namin. Gawa ng bagyo yata, ulan lang. Pagpapasok ka kasi umuulan. At kahapon. At kahapon nga pala, wala ito. Hindi umulan. Ulan. Kakapi lang po tayo. Ang pangyata ng shoutout kay ma'am. Ma'am Shea. Okay, tatawag po na inyo. Naubot na po na yun yung kape. Tatawag. Lakas magkabi nito. Alam naman yung kabi mo dito, ma'am. Si tatay gumagawa pa rin sa taas. Baka lumaki yung bill ni ma'am yan, ha? Oh, ulan na pero naliligo pa rito. Ano pa magbakot daw? Eh mga Karaw, sabang nagkakape yung tropa doon sa baba, meron lang tayong konting sasagutin no, ng mga ibang katanungan mula kay Sir Raymond Anduke. Yan. Ilang centimeter daw po ba ang distansya ng range hood mula doon sa gas tube? Depende ho to kasi merong range hood na single motor at saka double motor. So ganito sir, nasa 60 centimeter ang ginagawa naming distansya kapag ka, ano, kapag ka single motor lang. Kapag double motor, pwede natin iangat hanggang mga 90 cm pababa. Yan. Yan po yung kasadutan doon. Tapos mula naman po sa katanungan ni You Will Be Trigger. Yan. Medyo mahaba kasi ang kasadutan dito, pero bigay lang tayo ng sample. Yung pader daw po ba ay kailangan lasunin bago apply ng skim coat or kailangan ba lasunin kapag bago pinturahan? So basta ang ano lang po ng paglalaso, ng purpose lang yan. Kapag yung pader po ninyo ay sa tingin nyo may moisture pa siya, hindi nyo pa kailangan yan lagyan ng pintura or skin coat. So yung lason kasi kapag in-apply nyo siya sa pader, tatanggalin niya yung moisture content ng wall. Yun yung purpose nun. So kung sa tingin nyo maganda na po yung curing ng ating wall, pwede nyo nang applyan ng skin coat yun or ng pintura. Ayan po. Mga Karaw House, kita-kita tayo sa susunod na video. God bless. Ingat palagi.